Mga kababayan, mga kabarangay, ang inyong PIDEA ay hindi tumitigil upang ipatupad ang anti-drug law sa ating bansa. Ito ang sinumpaan naming tungkulin upang matugunan ang problema ng illegal na droga. Ito kaming maglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng masigasig at pinalakas na anti-drug law. Dito sa PIDEA Extreme ay matutunghayan natin ang kagitingan ng ating mga operatiba. Sa ating mga provincial officers, sa ating mga operatiba, no, dapat paigtingin natin yung kampanya natin laban dito sa mga namamonitor natin na African drug syndicates sa ating area of responsibility. Tandaan nyo, ang modus nila is lalapit sila dun sa mga kababayan natin na babae, liligawan, gagawing asawa, then gagawing drug mule. No? Protektahan natin mga kababayan natin, hindi lang yung mga kababaihan, kundi yung mga maaaring mabiktima nitong pinaparating nila na illegal na droga dito sa ating bansa. Noong October 12, 2021, oh, nagsagawa ang ating Regional Special Enforcement Team ng Baybas Operation against dito kay Alias Upor, isa itong Nigerian National, kung saan naka-recover tayo ng humigit kumulang 4 na kilo ng shabu, no, sa isang Baybas Operation. Yes, itong si Alias Upor, no, miyembro ito ng isang African drug syndicate na minomonitor natin dito sa ating area of responsibility. Panglima na ito sa nahuli natin sa grupo nila. So far, ito yung pinakamalaki, 4 na kilo. No, isa siya sa mga tumatanggap ng mga papasok na droga dito sa atin. Siya ang nagdi-dispose pagdating dito. Base dun sa initial information na mga na-receive natin at base na rin dun sa mga previews na nahuli na sa grupo nila, no, maaring nanggagaling ito sa labas ng bansa natin. At ginagamit nila is mga courier services pa rin. Kaya pinapaigtin din natin ang coordination at collaboration sa mga courier services na ito. Sa atin po mga kababayan, no, dapat po maging vigilant tayo. Paigtingin po natin, kayo po ang makakatulong. No, malaki po ang maikokontribute nyo sa campaign natin against illegal drugs. Kayo po ang nakakakita ng mga tao dyan sa mga barangays nyo. Pag may nakita kayong kahinahinala, i-report nyo po agad dyan sa himpilan ng PIDEA. Meron po tayo dyan, isumbong mo kay Wilkins. No? Nandyan ang mga numero. Nandyan po ang FB page. Napakadali po yan. Kung ano man po ang i-report nyo dyan, makakaasa kayo na confidential at i-validate naman namin yan. Mas maganda pa na i-report nyo or mag-negative or kung positive, mas maganda. Kasi talagang actionan po natin yan. Sa ating mga kababayan, no, sabi ko maging vigilant kayo. Pag mayroong mga kahinahinalang individual dyan, lalo na kung mga foreign nationals, na mayroong mga pinapangako sa inyo, lalo na kung too good to be true, no? Wag ko kayong maniniwala dyan. Umiwas na kayo, no, hanggat maaari. Pero kung may pagkakataon nga na pwede nyo i-report sa amin yan, i-report nyo po para ma-actionan natin, para matigil na po ang mga illegal na aktibidad na ginagawa nila dito sa bansa natin. Itong mga nahuli natin na mga foreign nationals, actually sa lahat naman ng foreign nationals ito, no? Unang-una, magsiserve muna ng sentence dito yan bago sila i-deport sa kanilang mga bansa. Ma'am, yung sasakyan na yun yung ano, ginagamit na sasakyan ni Okor. Nandyan din siya sa loob na yun. Hintayin lang natin, maya-maya lalabas niya. Ma'am, yan na yan. Yan na si Lopo, ma'am. Papasok sa kwantya. Tring, ano yung kan? Musta naman yung resulta ng pag-ikot nyo kanina dun sa subject natin? Sarokan naman po at na-identify na po namin yung target
at may sasakyan po siyang ginagamit sa pagta-transaction niya. Maganda. Namukhaan mo. Natandaan mo yung mukha. Okay. Tol. Ang huling usapan, willing siyang magbigay sa atin ng ano, ng 4 na kilo, sir. Gusto lang niya makausap sa telepono yung buyer para mapag-usapan nila yung presyo tsaka kung saan ibibigay yung item, sir. Sige, tawagan natin. Sige, sir, tawagan natin. Sige, tol, tawagan mo nga yung subject natin kung yes, para ma-confirm. Hello? Hello, good morning. Hello, this is me. You remember? Hello, O4. Yeah. Remember you. I already found a buyer. You want to speak with her? Are you sure that is your buyer? Yeah. Do you have cash? Yes, I don't deal with no cash. Yes, I have cash. Okay. If you have cash, I will go. Where do we meet? Ako ba dapat magkabi? Give me the place. You give the place. I give the place? Yes. I give the place. It's my convenient place. Do you know in Danghari? Yes, I know that place. I see you, Danghari. First, then I give you another instruction, strip. Where do we meet? Exactly. Do you understand? Yes, I understand. Okay. Be sure your buyer have cash, or else I don't deal. Hello? Okay, 4 kilos. No problem, 4 kilos. 5 kilos, 4 kilos, okay, no problem. Okay. Okay, see you, O4. Okay, see you po. I-drop muna, Kring. Then, papirmahan natin kay Ardi. Yes, sir. Then, after 1 hour, pupunta na tayo dun sa Cavite. Yes, sir. Hey, magandang umaga. Morning, sir. Morning, sir. So, ngayon, ikakasa natin yung buy-bust operation natin against alias O4. Ito yung mga natitirang kwan sa grupo ng mga Nigerian na nakuha na natin itong nakaraan. Ngayon, yung CI natin, nakapag-set siya ng deal. So, kaya ngayong araw, ikakasa natin yung buy-bust. Ang sistema, itong si alias O4 ay yung transaction sa kanyang sedan, may dala itong sasakyan. So, makikita na lang natin sa lugar. Tatawag naman siya sa AA natin. So, ang initial na usapan nila, mag-aabutan Cerritos Heights Road along dito. Okay? So, kung mapapansin nyo, mula sa opisina, yung Danghari, pagkarating natin sa stoplight, kakaliwa tayo doon. Papasok sa subdivision Camellia ba? Camellia yun, Camellia. Okay? So, along the road na lang nito, ito yung tinatawag natin Cerrito Road. So, dito, possible magko-consummate yung ating buy-bust operation. So, ang sistema natin, kapag huminto na, o nagtawagan na yung AA natin, saka yung target natin si O, kapag huminto along dito, halimbawa, yung isang vehicle 1 natin dito sa Abante, harapan niya isang witch natin, kaso pumarada kayo sa lugar na hindi mapapansin nung subject natin, paliwanag. So yung vehicle 2 natin dito naman sa likuran para masandwich natin yung target, paliwanag. So sa vehicle 1, ng composition Vehicle 1 is Bok,
Rizal, ikaw yung driver. Alam mo na yung lugar, di ba? Tapos, immediate backup. Noche. And Kevin. Vehicle 2. Ina. Rizal. Sino pa? Si Kring at saka yung CI. Ah, dito sa vehicle 2. Kring. CI. So, dito ang vehicle 1, dito kayo pepwesto. Ah, mali. Vehicle 1, dito kayo. Vito, dito. So, ang magiging pre-arranged signal, once na pumasok na sina AA at saka si AA, bago kayo liliko, bago kayo kakaliwa, ano, vehicle to pala, no? Vehicle to, bago kayo kakaliwa, alam nyo naman na kung saan na nakapesto yung sasakyan ni Opor, di ba? Kasi nagkausap na sila ni AA. So, vehicle 1, mataan nyo na lang. Hanap kayo ng magandang pwestuhan nyo doon. So, ang magiging posture buyer natin dito, si Kring. Okay? PB. Arresting. Okay. Si Bok. Si Bok na lang magiging arresting. So yung ito yung kwan gagamitin nating bypass money o yung mark money. Yes, ito ipalag na lang yung serial number sa duty. Yes, so ano pang kulang? Pre-arranger. So, ang pre-arranged signal, itong si Kring, tatawag sa number ko. Once na tumawag na o nagparing na si Kring sa number ko, go na tayo. Iraradyo ko lang. Mag-go-go lang ako sa radyo. Okay? So, gawin natin itong mabilisan kasi may possible na tumakbo yung sedan ng subject natin. So, ipitin natin. Okay? So, slow smooth. Smooth is fast, ha? Yes, oh, kaya natin? Yes, so, may tanong pa? Answer. Wala na. So, ready na? Handa na yung mga gamit natin. So, bago tayo mag-jump off, Ina, lead the prayer. Yes, sir. Let's bow our head. Lord, gabayan niyo po kami sa gagawin naming bypass operation at sana po ay walang mapahamak. Amen. Amen. Yeah, I'm fine today, bro. How are you? I'm fine. I bring with me the buyer. Are you sure this is your buyer? Do you have cash? Yes, I have the cash. I don't deal without cash. Okay, my item is good. Best item. So I need cash. Okay? Are you sure? Okay, bro. Where's the money? Here. I have the money. Okay. Where's the item? Here. To me. Okay, can check. The best one.
ang pwersa ng ideya higit na pinatibay. Kaya habang maaga pa ay magbagong buhay. Ayaw mong sa kulungan ka makalaboso, hindi ka uupra hanggat ideya ay nandito. Sila ang mga tunay na meron kaya sa para sa ating bayan, lahat babanggain. Walang inuurungan, walang kinikilingan. Patas kontrol mabaho, di ka titipilan. Di ka nagpapago, di sila magsasawa. Ang pinagkakanin, nangamat at tamang. At buong matitip, at ang problema sa droga. Kanila kayang kaya, kaya kami saludo sa lahat ng pideya. We are PIDEA agents. We are arresting you for violation of Republic Act 9165. You are hereby informed that you have the right to remain silent. Anything you can say be used against you in the court of law. You have the right to have a competent and independent counsel, probably of your own choice. If you cannot afford the services of counsel, you will be provided with one. If you want to waive this right, it must be in meeting and presence of a counsel. Do you understand? Yeah. Ang buhay nila kapalit ng karangalan. Wala bang nakakaligtas sa mga tinaguri ang kinikilalang batas? Yan ang pideya.